Gio Priest, good AM. Sana mabigyan ng leksyon ang nurse na si Pate. Ah, si Pate po ba? Ito po ba yung tinutukoy nyo? Yung top 2. Is it si... Tingnan niya natin, pinost ni Thea Tan yun eh. Mandali ah. Tingnan natin sa timeline ni Thea Tan. Ito. Pag-usapan natin din ito. Isingit na natin. Total, nandito na tayo. Binanggit ni Gio Priest. Ganito po yan. Ano? Eto. Yan. Another topic. Sabi ni Thea Tan, this nurse is evil. Okay? Ano ba ang post nitong nurse? Nag-tweet po ito. Pero dinelete niya na po yung tweet niya. Pero na-screenshot na po ito ng napakaraming netizen. In fact, si Attorney Darwin Cañete, tinweet din po ito sa kanyang timeline. Oh, basahin nga, tingnan nga muna natin yung tweet na yan ni Darwin. Yan. Bagal yung internet. Kahit mag-delete, screenshot is forever. Yan. Kasi ito po yung exact tweet eh. Oh. Pate, I won't regret, I will remember. Okay, sa kanyang tweet, kung sino mang nurse ni Imelda, please do it for all of us. Yan. For all of us. Off mo lang naman yung, ano yung O2 oxygen? Or i-pass drip mo ni card. I do not know kung ano yung ni card. Or injectan mo insulin. Sa mga pelikula kasing napapanood ko, pagka nilagyan mo ng insulin ang dextrose, tapos merong itong adverse reaction sa pasyente, ikamamatay talaga ito. Ano? At hindi po maganda yung sinambit na ito nitong si Pate. Sino ba to si Pate? Yan ha, hello kayo na ngayon yung kanyang pagkatao. Si Pate, ang kanyang pangalan ay Pate Nestor B. Poltic, isang registered nurse. Siya po ay graduate sa University of the Philippines, Manila. Pangarap pa man din ang school ng anak ko yan. Okay? Siya po ay nag-place sa licensure examinations po ng nurse. Kaya po noong December 5, 2019, ang review center na Top Rank Review Academy ay kinongratulate po siya. Basahin po natin ano. Congratulations to our very own certified top rank registered nurse, Pate Nestor B. Poltic, RN from University of the Philippines, Manila for successfully passing the Philippine Nurse Licensure Examination last November 16 and 17, 2019. Ah, hindi pala siya top notcher. Akala ko naman, top 2 ito. No, top rank lang pala, naduling ako. You have proven that people who never give up on their dreams really do succeed. You now serve as a benchmark to everyone who also wants to achieve their ambitions in life. To be inspired is great, but to inspire is incredible. Thank you for making us proud, top ranker. Akala ko top notcher siya, hindi pala. Sa top rank lang pala siya nag-review. And ano na ngayon ang mangyayari dito kay Pate? Ganito po yan. May mga blogger, b-boy na nababasa po tayo na sinasabi po nila. Sampahan na yan ang kasong attempted murder. Tama po ba yon? I'm sorry to say this, mali po yon. Ano, hindi po kasong attempted murder ang pwede pong isampa kay Pate. Dahil unang-una, hindi niya po pinagtangkaan ang buhay ni dating unang ginang. Kasi para po masabing attempted killings, dapat ikaw mismo yung nagtangka sa buhay ng dating unang ginang. Ngayon, ang nakikita ko po dito bilang dating police at criminologist, ay grade threat.
Kasi ang pagsasalita po nitong si Pate sa kanyang Twitter ay nagsasuggest po ng isang krimen. Ang pagpatay po is amounting to a crime. At kapag ka ikaw po ay nagsalita ng pagbabanta o pag-uutos ng pagpatay sa iba, yan po ay maiko-considering amounting to crime. Kasi bakit hindi po yan mag-a-amount sa sa attempted murder? Unang-una, hindi po mo po mai-establish dito yung intent to kill on her part. Tandaan po natin, para makasuhan ka ng attempted killings, either attempted frustrated or murder homicide, depende po sa elements of the crime, dapat establish po yung intent to kill. Dito mahirap i-establish ang intent to kill. Unang-una, ginawa niya lamang po ito through tweet, through comment sa isang tweet yata. Kaya I believe sa aking maikling pangunawa, sa maliit na pangunawa ko bilang criminologist, ang maaaring isampa ditong kaso ay grave threat. But di ko alam kung magpo-prosper po iyon. Pero ang pinakamaganda po dito na gawin ay sampahan po ito ng kaso na paglabag po sa code of ethics ng isang registered nurse para matanggalan po siya ng lisensya bilang nurse. Ang mga nurse, sila po ay nanumpa na magsasalba ng buhay, hindi po pumatay. Sana meron pong concerned citizen na sa pamamagitan po ng tweet na ito ay sampahan po siya ng kasong administratibo at ma-revoke ang kanyang lisensya bilang nurse. Seryoso po itong tweet niya na ito, kahit i-delete niya po iyan, nagkaroon po yan ng negatibong impact sa community, in particular sa kanyang pagkatao. Kaya sana merong makaisip. Ano? Malay nyo, makaisip ako bigla, punta ako ng PRC. Pero much better sana is yung hindi po affiliated sa ating gobyerno. Kasi ako, affiliated ako somehow dahil actively I am supporting this government. Kahit hindi po ako officially na kaugnay ng gobyerno. Ano ang punto ko, bakit ko po sinasabi na sana hindi affiliated sa gobyerno? Kasi political optics ay napakahalaga. Pagka ang gobyerno po natin o sino mang associated sa ating gobyerno, sa mga Marcoses ang nagsampa ng kaso dito, lalabas po na parang pine-persecute itong si Pate at hindi po yun maganda sa imahe ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya I do not agree na sampahan ito ng gobyerno ng kaso. What I am saying now is I encourage every one of us, especially kayo na mga pangkaraniwang individual at hindi masyadong outspoken sa pagsusuporta sa ating mahal na Pangulo, to take actions against this certain Pate Nestor B. Poltic to revoke her license as registered nurse. Naniniwala ako, kahit hindi ko po alam ang code of conduct and ethics ng isang rehistradong nurse, na ito pong kanyang ginawa ay paglabag sa kanilang sinumpaang tungkulin bilang isang rehistradong nurse. O yan lamang ang ating komento dyan, mga tol. At inuulit ko, huwag ang gobyerno ang magkaso dito kung hindi pangkaraniwang individual lamang. Matanggalan lang siya ng lisensya, sapat na. Kasi yung lisensya na yan, lifetime niyang gagamitin yan. Pag nawala po iyan, definitely, pag sisisihan niya habang buhay ang kanyang ginawa sa pag-post ng tweet na ito laban po sa ating dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos. Okay?